Hi Libra, kumusta po kayo? Hello po mga ate, mga dude. Ito po ang kanyang September 2024 Divine Messages. Okay, so sa lahat po ng mga Libra, Divine Universe, Divine Beings, hingi po kami ng mga mensahe po. Ano pong dapat malaman, marinig ng mga Libra? Libra, September 2024, Libra. Oops, meron na dito. Okay, so meron po kayo dito Healing Heart, Keys on a Ring, Not Today. Okay, so mga ate, mga dude, meron po kayong tao na nakakasalamuha or madalas po ninyong kasama, kausap, na ayaw mo munang makita. Yan po, makausap. Ayaw mo magkaroon muna ng transaction sa kanya, no? Iniiwasan mong makausap. Naglagay ka ng boundary, okay? Naglagay ka na ng healthy boundaries. At maaring ang tao na to ay galit pa rin hanggang ngayon, no? Galit pa rin sa'yo. Masama pa rin ang loob sa'yo. So, sa ilan naman po, keys on a ring, merong tatlong susi na ma-unlock, no? Magagamit nyo po sa mga bagong pintuan. Pwedeng sa ilan ay mga options ito, okay? Mga opportunities, tatlo, may magbubukas, mga ate, mga dude. Tuwing magbubukas ka ngayong September ng pinto, ay sabayan mo na rin daw po ng positive affirmations o ng panalangin na tuwing magbubukas ka ay may mga papasok na mga magagandang opportunities. Okay? Mga biyaya na darating sa inyo, mga positive energy na papasok tuwing magbubukas po kayo ng kung ano man po, mga ate, mga dude, ang bubuksan po ninyo, no? Pintuan po ng inyong bahay, ng kwarto, pinto po ng inyo pong sasakyan. Yan po, ito yung magbubukas po kayo, no, mga ate, mga dude, ay papasukin po ninyo. Yan, sinasabi dito na allow unlimited abundance. At i-post nyo po dyan, i-comment nyo po, I attract abundance in all forms. Kaya kahit saan kayo pumunta, kahit anong gawin po ninyo ngayon pong September, ang mangyayari po, ang ma-attract po ninyo ay healing. Lahat na po ng klaseng healing mula po sa toxic po na relationship or addiction, or yung kasama po ninyo sa buhay, kasama ninyo sa bahay na meron pong addiction, makaiwas na po kayo at kayo po ay matanggal na po yung stress po ninyo. O sa ilan naman po ay toxic relationship, sa love life naman po ay talagang nandito na po kayo ngayong September sa proseso po ng paggaling ng inyo pong puso. So, sa ilan naman po ay maaring September ay talagang naka-schedule na po ng heart surgery, mga ganyan po ng mga dude, lalo na po sa mga meron pong karamdaman po sa puso. Magandang sign din po ito ng recovery o mas mabilis po na paggaling. Yan po, healing heart, mga ate, mga dude. Lahat na po yan ng klaseng emotional o traumatic po na mga naranasan po ninyo, ngayon pong September po yan mapoproseso. Kumbaga magiging maayos, mga ate, mga dude, mapuputol na yung mga karmic cycle na talagang mahirap na pinagdaanan po ninyo. Healing heart po yan. Yung heart chakra din po ninyo, napakagandang sign na gagaling na po. Tulungan po kayo ni Archangel Raphael. Yan po. Para tuluyan na pong gumaling, no? At mas maging mabilis ang recovery, yung paggaling po ng inyo pong heart chakra. Mag-activate ng inyong heart chakra. Dahil yan po, heart chakra po ninyo, nakakatulong po yan sa lahat ng gusto po ninyong i-manifest sa buhay po ninyo. Sa relationship, sa career, sa trabaho po ninyo, sa kalusugan po ninyo. Pag-iwas na rin po sa mga energy vampires o mga toxic, mga madrama na mga tao sa paligid po ninyo. Mga negative people, evil-minded people. Yan po. Para maging mas specific tayo dito, mga nakakasalamuha po ninyo na evil-minded people. Kaya
iniiwasan mo na itong mga to dahil kilala mo na sila. Alam mo na yung tunay na kulay nila. So, dito naman tayo sa good news na mga ate mga dude. Ito pong kiss on a ring, meron po dito na tatlong, may tatlo kayong option. Kumbaga sa love life, may tatlo kayong option. May tatlong nagmamahal sa inyo or meron kang tatlong napupusuan pero hindi ka pa makapag-desisyon. Ayan o, may decision dito. So, decision making ang vibe dito mga ate mga dude. At huwag kang magmadali kasi makakapili ka ng talagang yung talagang para sa iyo. Tatlo yan. Meron tatlo sa inyo na meron po sa inyo dyan na may tatlong nagmamahal sa inyo or may gusto sa inyo at maaring nagugustuhan nyo rin po pero hindi ka pa makapag-desisyon kung sino sa kanila. Meron din pong tatlong malalaking opportunity, so offer po ito, susi para po sa abundance po ninyo, prosperity, sa unexpected wealth po ito. Susi ng bagong bahay, susi po ng bagong kotse o bago pong sasakyan, no? Meron pong motorcycle, may e-bike, yan po, kung ano man po ito na may susi talaga mga ate mga dude. Or yung pangatlong susi na sinasabi dito or key ay yung idea para po sa inyong abundance, no, prosperity. Okay ate mga dude, hindi pa tayo ng clue ngayon pong September, no? Dahil sumili po yung Queen of Cups, so maaari po na water sign po, no, mga ate mga dude, yung kasalukuyan po isa sa mga makakatulong po sa inyo or pwedeng water sign din po yung iniiwasan po ninyo, no, nilagay nyo na healthy boundaries. Wow, marami pong good news na talagang darating po, no, ngayon pong September. Good news po ito, mga magagandang unlimited ideas po ito mga ate mga dude. 8 of Wands, so maaari din po na Sagittarius, no, Sagittarius po ang isa dito na tinutukoy dito na clue, o fire sign, Aries, Sagittarius or Leo, yan po yung maaaring isa po sa clue na meron pong makakatulong sa inyo sa offer po ito, opportunities, makatulong sa inyo sa pera, sa trabaho po ninyo, or isa po sa nagmamahal po sa inyo mga ate mga dude. Meron din pong Gemini. Okay, so wow, ito na naglabasan to mga to. Meron po kayong Queen of Wands at Knight of Swords. So marito po mga ate mga dude, ito po ay sign na meron dito sa tatlong may gusto po sa inyo, no, yung options, no. Kung meron po tatlo na nagkakagusto po sa inyo or nagugustuhan nyo po, ang isa po sa kanila ay talagang porsigido sa iyo, seryoso sa iyo. Maaring siya ay air sign, Gemini, Libra, Aquarius, at talagang mataas ang ambisyon niya sa buhay at isasama kanya sa biyahe, yan po, sa ambisyon niya, sa pangarap niya, sa pag-travel po niya, kasama ka dyan. Seryoso talaga siya, okay? So, ano man po yung gender, straight male or female, LGBTQIA+, okay, Queen of Wands, meron kayong Queen of Wands. So, mari po na meron po dito na makatulong po sa inyo na fire sign, Aries, Sagittarius o Leo, mother figure. Okay, so hingi pa tayo ng sign or ng clue, sino itong iniiwasan mo or sino itong dapat mong iwasan ngayong September. So maaring mga ate mga dude, ikaw ito, no, Libra, ikaw yan, Libra. So magkakaroon ka ng justice, lahat ng mahirap sa iyo ay magiging madali ngayong September. Yung mga hinahanap mo, yung clarity, yung katotohanan ay maglalabasan yan ngayon sa iyo. Malalaman mo yan ngayon pong September. Okay, so yung iniiwasan po ninyo ay Scorpio. Scorpio. Pero huwag kang mag-alala kasi bago matapos ang September ay siya ang kusang lalayo sa'yo. Matatapos yan. Matatapos na yung kung sino man ito sa buhay mo na talagang iniiwasan mo, tuluyan na siyang mawawala sa buhay mo, no? At dahil nga death yan, ay
Ayan, no, confirmation, no, talagang mag-walk away siya dyan, aalis siya. So, maring isa pang clue dito ay Pisces siya. So, aalis na siya sa buhay mo. Tuluyan na siyang aalis or iiwan. Yan po, mga mga dude. So, maring di pong sa ilan, no, sign ito na yung ayaw nyo nang makasama, yung iniiwasan po ninyo ay dati na pong nagpahirap sa buhay po ninyo at bumalik. Okay, bumalik ito. Maari pong 8 buwan na ang nakakalipas. Sa ilan naman po ay 4 na buwan na po ang nakakalipas. Mula nung umalis po ang tao na to, bigla kang iniwanan sa gitna ng problema. At ngayon, okay, so mga ate mga dude, ngayon tuluyan na siyang aalis. Kung bumalik ito 8 buwan o 4 na buwan sa ilan no, nakakalipas, ay maaring tuluyan na siyang umalis. Okay, ngayon September. Hindi ka na niya guguluhin. Okay, so meron kayo ditong judgment. Kasi ang clue dito ay answering the call to action creates new opportunity. Okay, so meron ding tawag, maaring literal po na tawag, makareceive ka ng phone call, ng text, ng email, o makareceive ka talaga ng letter or invitation sa mailbox po ninyo, yun po, ay meron pong malaking opportunity na ikaw talagang hahanapin dahil ikaw lang ang may kakayanan na gumawa nito. Okay, so hahanapin, may hahanap sa'yo at mapipilitan kang sagutin. Okay, dahil hindi mo naman ito iniiwasan, dahil naghihintay ka naman talaga ng magandang opportunity o kung ano man to ito, o kung ito po ay may kinalaman sa yung phone call, ay may kinalaman po sa application po ninyo, sa loan application o kontrata, agreement, yan po, or dokumento po na hinihintay po ninyo na maaprubahan. Yan po, maghintay po kayo ng sinasabi dito ay 2 weeks. Yan po, approximately 2 weeks po ang paghihintay ninyo mga ate mga dude. May tawag, text, email, o may magchat-chat po sa inyo. Good news po yan. Marami po kayong good news na matatanggap. No? Yung manifestation din po ninyo kasi 8 of Wands ay yan po ay mga blessing po. Mula po yan sa Divine Universe. Yan po, may celebration din po kayo. Celebrate yourself. You deserve it. May celebration. Ngayon pong September. Or maaring maimbitahan po kayo sa ganyan po, no? Mga events. Practice feng shui, create a sacred space. Practice feng shui, create a sacred space. Yan po. Maaring pong sa ilan ay matagal nyo na pong ginagawa ito. No? Ito po yung naniniwala po kayo sa feng shui, na sa ilan po ay gumagamit po ng mga ganyan po, na nakakatulong din po sa inyo na maboost yung inyo pong vibration, yung frequency po ninyo, yung positive energy po ninyo sa paglalagay po ng mga indoor plants, mga halaman po sa loob ng bahay, pag-iinsenso paminsan-minsan, pagtanggal po ng mga negativity o mga dark energy po sa bahay po ninyo, crystals, kandila, meron din pong tarot cards o oracle cards. Maari din po sa ilan na sign din ito na kayo po ay may tarot channel o tarot reader din po kayo. May kakayahan po kayo, meron po kayong na mana po na spiritual gift mula po sa inyo pong mga ancestors. Meron din po dito nga tinuturo dito yung tugma rin dito sa mga indoor plants, na ang ilan po sa inyo naniniwala po na nagdadala talaga ng magaan na pakiramdam, magaan at mataas na vibration ng mga halaman. Sa ilan ay pang protection at sa ilan naman po ay pampaswerte. Yan po, naniniwala po kayo na magaan ang buhay pag may mga ganyan pong mga halaman na nag-a-attract po or naghahatak po, nag-iimbita ng positive energy at magaan, abundance flow sa inyo pong tahanan o sa workspace po ninyo kung saan po kayo nagtatrabaho. So, meron din po ditong snake plant.
Sunday, may tinuturo din dito na Sunday. So mari po yung good news po ninyo ay dumating or mabalitaan po ninyo na Sunday. Sa ilan naman po ay Friday. So yung pagiging artistic o creative po ninyo, tuloy nyo lang po yan at kayo po ay talagang makaka-receive po ng infinite abundance, no, ng magaan po na pamumuhay. Sa pera din po, napakagaan din po niyan. Pang-protection din po ang snake plant. So meron po sa inyo na mahilig po kayong mag-drawing, mag-design, yan po. Or nalilinya po sa digital marketing or yung mga online seller o digital seller, ganyan po. Mga nagpo-promote po ng mga digital products. Meron din po dito na teacher or kayo po ay sa government po nagtatrabaho, or ito po yung plano po ninyo mag-apply or makapagtrabaho po sa government, ganyan po mga dude. So okay, so naniniwala man sa feng shui or hindi ay magiging magaan po, no, mga dude. Dahil sa ilan ay meron po kayong naniniwala po kayo na nakakatulong po sa pamumuhay po ninyo or sa mga relationships. Yung sa ganda po, no, yung harmony po ng relasyon po ninyo sa family members, sa inyo pong romantic partner, yung meron po kayong sacred space sa bahay po ninyo or sa kung saan man po kayo nakatira or nagtatrabaho. Meron po kayong yung talagang parang safe haven. Yan po. Maate mga dude. So, sacred space. Meron din po dito na so, ito po yung mga angel numbers na may 222, 222. Puro kayo balance yung number po ninyo. Dahil ang 6 ay balance din po, justice. Yung 8 naman po, may mga 18 po kayo, 888. Yan po, napakaswerte po ninyo sa pera naman po yan, sa career, sa trabaho. Maari din po na kasalukuyan ay nasa karmic relationship pa kayo, hindi pa kayo nakakaalis. So, magandang sign ito na kayo po mismo ang iiwas na or maglalagay na ng healthy boundaries. Kayo na po yung aalis. Yan po. Pwedeng hindi man physically makaalis, ay mentally ay masimulan nyo na po yan na makaiwas na. So, yung death ay hindi naman po yan nakakatakot dahil yan po ay rebirth, new beginning po yan mga dude. At mas magkakaroon ng stability dahil may matatapos na talagang ano man po ito na toxic or napaka heavy ng energy, mga dude, ay matatapos na po yan. Scorpio. Okay, so mari din pong may malaking role sa buhay po ninyo ang Scorpio or Pisces sa ilan at fire sign. Okay, so meron kang nakakasama sa buhay or sa trabaho. Basta meron ka nakakasama na mabigat talaga yung energy. Okay, so pag malapit ito sa'yo or pagkasama mo ay talagang mabigat. Okay, negative yung na-attract mo or yung mapapansin mo na parang hindi ka man naniniwala sa malas, pero parang naiisip mo na parang minamalas ka pagkasama mo ang tao na to. Pero sa ilan naman po, meron ditong air sign at fire sign na nakakasama po ninyo na talagang pag yun naman po ang kasama po ninyo ay pansin ninyo talagang magaan. Maswerte sa pera, magaan ang buhay, ang pamumuhay. Yung hindi ka masyadong nahihirapan at hindi ka rin stress. Yan po. Mating mga dude, maraming salamat po sa mga tumapos po ng video na to. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo palagi. Thank you po. Sana may nakuha po kayo dito kahit paano. At sana mag-resonate po sa inyo ito pong mga high frequency na mga energy or vibration. Napakaganda talaga nito mga dude. At pahabol na kayo po ay makapag-focus po sa mga priorities po ninyo ngayong September. At marami kayong matatapos na talagang profitable, yung talagang kikita kayo, may matatapos kayo na mga proyekto or kung ano man po yung ginagawa po ninyo. At ang maganda pa dito, dahil nga na-stress kayo sa mga nakadikit po sa inyo na mga
toxic people or negative people or evil-minded people, mga ating mga dude, ay maiiwasan mo na talaga. Maiiwasan mo na ngayong September. At isa na rin po yan sa nakakatulong or pang-protekta po ninyo, yung snake plant po dito. Mga ating mga dude, may connection sa snake plant. Na parang pag nilagay mo siya sa kung saan ka nagtatrabaho, sa workspace mo, or pag nilagay mo siya malapit sa may pintuan or sa main door po ninyo, yung mga tao na talagang negatibo or yung pong mabigat, yan po, mabigat yung energy, ay hindi po matuloy-tuloy na pumasok po sa inyo or makalapit po sa inyo. Hindi po matuloy-tuloy na pumasok po sa bahay po ninyo. Yung parang mapapansin din po ninyo, mga ate, mga dun, na nagkakataon na plano na, nakapagsabi na napupunta pero hindi matuloy-tuloy. Maari din pong may connection sa alaga po ninyo. Meron po kayong alaga na pusa, ano man pong kulay, lalo na po specific yung black cat, kung meron po kayong ganyan, or meron po kayong snake plant, yan po, na parang hindi natutuloy dahil nga sa hindi maganda yung energy niya at makaka-influence siya sa frequency mo. So, yun po, pinoprotektahan talaga kayo, mga ate, mga dude. At meron din po kayong ancestor na pinoprotektahan ka at ayaw kang naaagrabyado or nasasaktan, na masculine or masculine or lalaki o father figure po ito, mga ate, mga dude. So, yun po, sana po ay may napulot po kayo dito kahit paano. Ingat po kayo palagi. Maraming salamat po.